Pero sana naman yung ating mga local government unit, abay kayo na hong umaksyon on your own ano, ha, sa inyong mga lugar. Ha, siguro pwede naman kayong maglaan ng kaukulang pondo para naman kahit paano maguhitan man lang muna yung gilid ng kalsada sa gawing kanan na bicycle lane. Eh, sa halip na pasalamatan ho natin yung mga grupo na nagpuporsigin din ho na makatulong sa mga nagbabike, eh sila pang gusto ho ninyong kasuhan. Ano ba yun? Bikers United Marshall. Ha? Eh sila na nga nagmamagandang loob na maayudahan man lang, matulungan yung mga kapwa nagbabike dyan sa kaba ng Commonwealth Avenue. Abay sila pa ang kailangan pang madiin at kasuhan. Ha? Ba't hindi natin kalambagin yung mga local government unit? Ha? Ng Quezon City LGU, o di ba? Ng iba't ibang mga LGU sa Pasay, sa Makati, wala pa ako nakikitang bike lane diyan eh. Ha? Eh para naman kahit paano eh makatulong po sa mga nagba-bike sa ngayon. Tanggap sa my YouTube channel. It's time tayo magba-bike to work. Today is World Bicycle Day. Let's encourage our fellow citizens to bike. Make sure you have your own safety gear. Wear your helmet. Okay, especially at night. That's what I'm talking about. So have your eyeglasses to protect your eyes from any dust. Yeah. Have your mask, cycling mask. Now, I'm wearing this cycling shirt. Green, but I'm able to go set up there. Alright, so I'm ready now. Ready to go. Seven guys, see you on the road. It's World Bicycle Day! So let's go bike! This is my first time to bike under general community quarantine. So let's do this. Yo! Okay, paahon tong Makati Manero yung bridge. Hindi na ako nag-adjust ng gear. At palusong. Marami na rin nagbabike. JP Rizal! JP Rizal! Ingat lang sa ating mga motorista.
wala pang bicycle lane. Dapat may bicycle lane na rito. Panawagan natin sa Makati LGU. Lagyan na ng bicycle lane dito sa Jete Rizal. Para maganda naman at protected yung ating mga biker. Lalo na yung mga frontliner. Bike na lang tayo. So, yun ang slow na mga nagbabike. Diba may mga carriage pa sa likod. Ate, nasa gitna ka ate. Tayo sa nahinga lang 8:19. Ruta ko rito eh. So, hoping na hindi sarado. Oh, hindi naman sarado ruta. Bagay naka-GPS yun na eh.
Tulad ng ECQ na sarado ang madaanan. Oh, kahit paano nakabukas. Lagi ko yung lumingon sa kaliwa kanan. Bigla may susulpot na sasakyan. Ayan ang bike. Safety muna. Thank you, man! Ano yun? Puro itlog? Okay. Ito, ruta ko rin ito. Sana ba tayo? Ito ang... Ano ba ito? Sa Davila, itong kanto na to. Sa Pote. Okay. Ano ba yan? Nakalimutan ko na yung maruta. Okay. Kala ko, di ba pag-bike na yun? Kita ko, kumikidlat-kidlat na naman. Madaling araw na linggo, nakaka-bike din tayo. Kahit paano, di pa mainit. Pag tirik na araw, grabe. Hirap pag-bike. Hindi ko pa nakakalis sa bahay. Tulo na ang pawis. Ngayon, hangin. Oh, sarap ng hangin. Oh, Toyota 86. Dito tayo. Alright. Ito na yung Pio Campo Street Senior. Ang tubok nito sa Bel Rojas na. Mas maigsing ruta to sa pagbabike. Maigsing pa yun, ha? 8 kilometrahe. 8 kilometro. Grabe, no? Ito yung sprint. Ingat din kayo sa biglang sulpot ng mga aso. Ang mga pusa, pag nabangga ng gulong nyo yan, ako. Patitingnan lang kayo ng mga yan. Ikaw, lumipad ka na. Delikado. Testing ang busina. Okay. Testing ang busina. Alright. Oh, nararamdaman ako patak ng ulan. Huwag naman sana gumulan. Okay lang, magpatak, huwag lang buhos. Hirap na. Mabasa yung bag.
mabasa ang mga gadget. Ingat din sa pag-cross ng relay. Okay, go! So, signal na. Maraming kalsada rito. Rough road. Sana sa pag-ayos silang bike lane, isayos din nilang kalsada. Grabe. Maraming rough road. Parang ka nasa probinsya. Sudaya. Yan, lagi lang kayo gumilit. Understood naman yun, pag gumilid kayo, walang problema. Habang wala pa ang bike lane. Kasi considered naman ang bike lane na yung gilid eh. Huwag ka lang gigit na. Sana pag may bike lane na, pagbawal yung mga parking sa tabi ng kalsada. Hindi naman parking yung kalsada eh. Kalsada para sa tumatakbong mga sakyan. Okay, so na tayo Pablo Campos Senior. Ano muna ito sa ano, Arellano. Ito yung Arellano. Pas ng hangin ah. For a few hours na. Alas 8 na. Hindi, kanina pa alas 8. 8:30 na. Try ko dumaan mamaya pa uwi sa Hidpuyat. Pero parang sobrang gilid ng kalsada ron. Para kang dumadaan sa ano, sa gabi ng lagim. Okay, go signal. Sarado pala rito. Sarado ang kalsada. Mga nibago yata ako. Sumasakit ang kalab ng saka ng binti ko ah. Matagal din nakapag-bike. Yun naman ako nag-bike. Umaga yun. Yung last time nag-bike ako madaling araw. Pero hindi pa naka-GCQ. Naka-modified pa. Lagi yung titignan intersection. Baka bigla may kumahagibis sa sakyan. Yun na tayo sa top. Top view. Estrada. Walang traffic light. Tempo-tempo lang. Ang magkabanggaan. Bike pa. Pari pong bike magkabangga. Okay. Bicycle day. So wala lang mga event niya. Pero last year, nagkaya roon ng event eh. Maganda lang dito. Kanina, habang nanonood ako sa session ng Senado, pinag-usapan ang National Bicycle Act ni Senator Pia. Kahit paano may pag-asa. May pag-asang maging national law. Ang pagbabike.
Sige, iba na kuya. Iba na ako. So it's 8:31 p.m. Mas mabilis pa talaga magbike eh. Parang taglit lang na nag-uusap tayo mula doon sa Mandaluyong. Now, nasa Pasay na tayo. Para sa ating pagbibisikleta ngayong World Bicycle Day. Grabe. Pwede. Pwede mag-freehand. Delikado lang. Oh, stop. Stop tayo. Stop. Chairwoman Erica Platon. Tama, gosip na sa kabila, oh. Okay, now CCP. Mamaya, magbalik ulit tayo. Ha? Kailangan ko nang mag-prepare para sa aking newscast tonight. Our main issue today is cycling. Ha? Pag-usapan natin ng cycling. And nagbabigyan naman tayo. I've requested the interview by Senator Francis Tolentino. Si Senador Francis Tolentino, Tol, Sir, Senator Francis Tolentino, Sir, magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi po, Sir. Magandang gabi sa inyo mga tigasubaybay sa DCRA. Oho, si Ray Sibayan po, Senador Francis. Ano ho? Eh, kanina ho, narinig ko po yung inyong talakayan dyan po sa Senado eh. So, ano ho ang consensus po rito? Hello. Narinig ko po kanina, Mr. Senator. Mr. Senator, okay na ho ba tayo? Yeah, okay. Okay. Nasa highway kasi kami. Ayun. Oho, eh, tumatakbo po kayo. Anyway, siguro, mabilisan naman po itong panayam po natin. Ano ho ang resulta nung inyong talakayan kanina doon sa isinusulong ho na National Bicycle Act sa Senado? Yun po ay halos sumasang-ayon naman po lahat ng mga senador at saka yung bayanihan no 2 na nakapag-pulong na natakda. Oh, Mr. Senator. Naku, nawala. Oh. Oh, nawala si Senator Francis. Pag-check mo nga ulit, pare Melvin. Ayan, ay medyo mobile si Senator Francis Tolentino. Kasi kanina, abay buo yung suporta ng mga kasama ni Senadora Pia Cayetano dyan sa Senado. Ano, ha? Kasama na si Senator Francis Tolentino, si Senador Bato de la Rosa na nagbabike din. Si Senador Sani Angaran nagbabike din. Ayan, si Senador Ramon Bong Revilla, ayan. Si Senador Risa Ontiveros, si Senador Richard Gordon. Aba, eh sana naman eh magtuloy-tuloy na po ito. Eh ito kasi sinusulong ho na National Bicycle Act kahit paano ay mabibigyan na po ng kasiguruhan na meron hong itatayo mga protected bicycle lane.
sa iba't ibang mga lansangan, hindi lang po sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Ayan, oy, maganda gabi po sa mga taga-subaybay po ng Operation Tulong. Sa ating pong mga nakatutok ngayon ay mga naka-line up natin, sina Kafeds uli ha. Standby lang kayo, Kafeds. I-reconnect lang natin si Senator Francis. Meron din kasi siyang isinusulong na yung ano, dapat patindihin yung price freeze sa mga bisikleta. Senator Francis, muli, magandang gabi po sa inyo. Pasensya na po, putol tayo kasi opo, opo. Sa highway kami. Opo. Mm. So, kumusta po yung kanina sa Senado, Mr. Senator? Okay naman po. Marami pong mga senador na sa ngayon. Yung bayanihan loto, nagbibigay pa nga ng budget para sa mga bicycle lanes. At ako naman po, personal ko pong sinundi na yung naging aksyon ng NMDA. Yan, yan. Kung saan na halip na tulungan yung ating mga nagbibisikleta. Mm-hmm. Sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, hinuli pa. Yung nga ho eh. Dahil naglagay sila ng sariling barricade na para sa kanilang proteksyon. Dahil alam nyo, Ray, ngayong araw na to, ito yung World Bicycle. Yes, day. Mr. Senator, tama ho. Oho. Hinuli pa yung ano, so talagang bali ho yun. Oho. Dapat ang NMDA ang naglagay ng mga barricade. Yan. Eh, nagkusa na po yung mga kababayan natin. Tapos, kakasuhan pa sila. Mali po yun. Mali nga ho yun. So, inyo ho bang ayudahan po itong kakasuhan pa? Ano? Yung DUF, Bike United Park yan. Opo. Sinabi ko po kaya, dapat tulungan pa ho yan. Mm, ayan. Yung binabagito ninyo, Mr. Senator, dapat patindihin yung price freeze sa bisikleta kasi dahil in demand ngayon ng bisikleta, baka biglang magtaasan ng presyo eh. Nagtaas na nga. Market samantala rin. Kahit yung mga bisikletang pambata, tinaas na. Diyos mio naman. So, hindi po dapat siguro yung ganun. Dapat makialam na rito yung DTI. Mm-hmm. So, nanawagan po ako sa DTI, hindi ko alam kung ano yung naging aksyon nila. Mm-hmm. Kasi iba yung produktong bisikleta, lalong-lalo na yung mga ibang classification po yan, yung Cambio, yung malalaki ang gulong, so mountain bike. Yeah, may fat so, bike. Siguro pinag-aaralan pa ako ng may utility bike. Opo. So mahalaga ho rito, Mr. Senator, iyon ho bang isinusulong po natin na National Bicycle Act dyan sa Senado? Mukhang tuloy-tuloy na ho ba ito? Kanina po halos majority po dyan at siguro may ulat ko rin na yung DILG nag-issue na ng circular para sa mga LGU. Local government unit na mag-designate ng bicycle lanes. Opo. Ganun din ang DOTR. At tayo naman po, personal nating sinulatan si CTNT, Archie Gamboa, na i-revive yung kanilang bicycle patrol. Yan, oo. Tama ho yun. Araw po, meron dyan sa malapit sa DCRH, Ross Boulevard, yung mga naka-shortpants sa mga naka-bike. Nagbibisikleta po, mga tourist police yan. Oo. So, malaking tulong po yan kasi hindi mo naman pwedeng ikaw ang law enforcer, naka-conchit o naka-motorsiklo, uliin mo yung naka-bisikleta, dapat naka-bisikleta ka rin. Tama, tama. Totoo yun. Ayan, eh, kahit pa. Alam nga naman naka-wang-wang ka rin, ha? Dala mo yung kotse. Tapos ang inuhuli mo bisikleta. Naka-bisikleta. Naka-bisikleta rin. Yeah, pero siguro in the meantime, Mr. Senator, maisulong ho yung mailatag na po kagad yung bicycle lane sa kabahan ng EDSA, ano? Opo, pero nung araw meron tayo dyan, Magallanes, Campuchia, sana ma-revive po niyan. Tapos marami po tayong ginawa nun eh, meron tayo sa Pasig. O yung nga ho eh, oho, parang, para lang kasing nawalang parang bula eh. Yun na nga po eh. Unti-unting parang nabura. Coronavirus, hindi huli pag-uusapan ito. Oho. Pero palagay ko po, dahil marami naman tayong kasagti ngayon na interesado, palagay ko po matutuloy talaga ho ito. Ayan. Anyway, siguro ho. Kaya lang sa mga kababayan natin, medyo mag-iingat din tayo kasi marami ako nakikita. Walang helmet. Yan. Walang protective gear. Mag-iingat din tayo. Ayan. Naku, nasa inyo na hong pagkakataon, Mr. Senator. Ano hong inyo hong advice? Lalo na po sa mga baguhan hong nagbibisikleta at sa mga, siyempre, mga frontliner po na talagang walang choice kundi magbike na lang para makapasok sa trabaho. Opo, kailangan talagang unang-una, may kasanayan kayo sa pagbibisikleta at handa po yung inyong katawan at meron tayong equipment at meron din tayong sinusunod na batas trafiko. Nananawagan din ako sa mga law enforcers na saka sa mga nagmamaneho ng sasakyan,
nahapat ang gulong na bigyan naman natin ng galang yung mga nagbibisikleta. Wag namang pipinahan, ano? Huwag naman sasagihin sa kalsada. Mr. Senator, maraming salamat po and good luck po sa ating lahat. Thank you po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, na inyong narinig mga kaibigan ng pahayag mismo ni Senator Francis Tolentino na talaga namang nagsusulong po sa kapakanan po ng mga nagbibisikleta. Lalo na ngayon hong panahon ito na in demand, lalo na po sa mga medical and health workers, mga frontliner sa panahon ito ng pandemya ng COVID-19.